Hello mga kahabit, yan po, nandito po kami ngayon. Kasama ko po ang aking mga best friend Arnold Alano, ang kanyang kapatid si Alvin Alano. Nandito po kami sa aming school, kung saan kami ay dito nag-school nung bata pa kami, nung elementary to high school. Dito po, yan po yung school namin mga kahabit. Ngayon, nakita kami ni madam namin, may pinagawa sa akin, sa amin, para i-check yung mga ilaw nila. So, ito, yung isa, natapos na namin, pero i-check pa namin ito. Panibagong project namin ito. Ito, panibago. Yan po, dahil wala na silang ilaw, mga fluorescent, busted na po. Yan po, mga kahabit. Kaya, samahan nyo kami, ating buting tingin, at sama-sama tayong makuriente ng bibigay ng ilaw. Barinig sa isang mupay! Yan mga kapatid, baka gusto nyo magpagawa ng ilaw dyan. Dito lang po si Dos. Kasi yan po, busted yung mga ilaw at i-check namin kung saan yung pinaka-main source niya. Yeah. Dahil wala daw po kuryente at mga bumbilyan na po. Yeah, papalitan namin ng receptacle valve. So yan po. Yan po. Yan, samahan mo kami dahil bibigyan namin ng liwanag ang school namin ng katablan. Yeah. Sinasaluduhan kita. Hey! Yes, mga kahabit. So, mag-start na kami. So, safety first. Yan bro, ito mag-apply. Yan. Yan. So, tama. Send. Yan. Nawala yata. Yan mga kahabit. Ang ating electrician, Dominix. Dati fisherman yan, electrician. Wow, nag-improve. Hindi, mga kahabit. All around. Kahit ano, kung gusto yung magpakabit ng ilaw, magpakabit ng electric pan, kung ano-ano, TV, kung ano-ano yung papakabit, pati asawa, ay joke. Wag na yun, kabit yun. Delikado tayo yan. Sorry. Yan. Magkabit lang ng ilaw. Umabot na ni Dominic. Ano nga to? Ano nga to, laulay? Ayun! Magaling. Tingnan nyo mga kahabit to. Mukhang hindi ito napaliguan ng ilang taon. Ha? Hindi nalinisan. Matagal nang na-stuck. Kaya itatabi muna natin. Itatabi muna natin yung ilaw para safety. So ayan mga kahabit, sinimulan na natin natanggalin yung screws niya, pero may nut po yan, kaya medyo nahirapan tayo dahil wala tayong hagdanan. Yan. Hindi, lamisa lang nila ang ginamit natin. Yan. Kaya, paikot-ikot lang yung tornilyo, yung pala may nut sa taas. Yan. Hanggang nahanap natin. Kaya natin tatanggalin yan para yung wiring niya, yung dalawa, i-check natin kung may 220 volts na lumalabas pa. Dahil, iaabang natin na gagawing receptacle bulb na lang yung lagay ng ilaw, hindi na fluorescent type ang ilalagay nila. Kaya gagawin natin, i-check lang muna natin yung output kung meron ng 220 volts, saka na natin ilalagay yung receptacle bulb. Then sabi nila, sirs, basta may lagay lang natin, sila nang maglalagay ng mga bulb. Yan. Dahil malapit ng school, kaya pinapagawa nila para mailaw sila. Pero ang nauna namin ginawa mga kahabit yung sa isang classroom ni Madam Bilagan, kay Mang Angway, teacher namin siya noong high school. Shout out po ma'am, salamat po, dahil muling-muli tayong nagkita ulit. Yan. Pasensya na dahil makulit kami. Dahil alam nyo naman, makulit kaming tinuruan nyo dati. So walang nagbago doon. Makulit pa rin, pero
Salamat ma'am dahil kilala niyo pa kami kahit pumuti na ang aming kunting buhok. So ayan po mga kapit, nakita na natin yan, malapit na. May lalabas na natin yung live source. Ayan po, yan. Kita ko na yung isa, natanggal na. Then i-check natin yan kung may 220 volts mga kahabit, para ilalagay na natin yung receptacle bulb na lang yan. Ayan, kasi yun po yung sinabi nila, kasi yung fluorescent type lagi daw na napupunji, nababasted. Ayan, kaya papalitan na lang po ng receptacle bulb na lang po, para easy to install na lang. Mas kabisado nila kasi plug in lang, ikot-ikotin lang, may lalagay na nila. Unlike daw yan, nahihirapan sila maglagay. So yun po yung gusto nilang mangyari sa mga classroom nila, ipapalitan na lang ng receptacle bulb. So ayan po mga kabit, kaya ito naano lang namin para after few days, pag nakapili na sila ng mga materialis, ilalagay na namin, inaabang na lang namin, tapos babalutin lang namin yung mga live source, saka na namin lalagay yung receptacle bulb, kasi bibili pa sila ng materialis po mga kahabit. So ayan po, yan, babalatan natin. Yan, then kunin natin yung tester natin. I-check natin, ayan po. Bali yung tester, isisit natin yan sa EC. Nasa 720 EC yan, sa tester. May sign naman po yung EC dyan. Yan, yung dalawang wire na yan. I-test natin. Ang papagawa natin sa dalawa natin kahabit, ipapaswitch natin yung fuse. Yan. Ipapaswitch natin yan. Kasi kanina, ang una natin chinyek yung outlet dahil walang lumalabas na kurente doon. Kaya nung una, na may nag-loose lang siguro doon. Pero meron na sa mga outlet. Ito, chichik naman natin. Yan, pinaswitch na natin. So, ayan po mga kahabit, meron. Yan. Okay. So, ayan po, ipitesting natin kung may lumalabas ng kurente. Yun, nagkaroon na po siya. So, ibig sabihin, yun na po yung switch natin. Okay na, at iabang na natin yan. Pero yun, papalitan din lang natin ng receptacle bulb. Yun, tatanggalin lang doon natin na fluorescent yun. So ayan po mga kabit, ipapa baba ko na yung fuse para babalutin ko yung binalatan natin ng electrical tape, para hindi delikado, kasi bibili pa naman sila ng materialis. So ayan po mga kabit. Yan. Automatic na yan Dominic, pag kinopen yan, dalawa na sila mag-ilaw. Oh. Yung isa, ando yung dalawa pala. Check pa natin yan, hindi na. Automatic na yan. Yan, tawagin na si sir dahil umilaw na ang... Saan si sir? Tawagin na yun. Kapag yung volume na nangyari. Kasi po si mata, ay dito po yung natapos na namin tao sa six mo yung mata nito. Yan, at dito po yung una namin nagawang mga gadget. Yan. Na namin nakapag-block ng 90. Ito na po yung natapos namin at babalikan po namin, no? Para makita po ninyo kung anong resulta ng aming ginawa. Napagana po ng aming kapatid. Ano ang aming kurente lang? Sir, napagana po yung yan. Ito yung ginawa namin kanina. So, yan po mga kapatid. Pailaw naman. So, ganyan po yung kalalabasan niya. Lahat po papalitan ng receptacle bulb. Yan, papalitan namin yan. Ito po, laging namabasta yung fluorescent type. Mas maganda yung quality ng ganun. Oh, yan. So, yan po. Dito yung switch. Pagkita mo yung switch nito. So, yan. Okay? Okay na. Alright. And now, okay. Tomorrow is done. Ngayon tapos na, di ba? So, kung bago kayo lang sa aming mga video mga kabit, total napadaan ka na rin sa video namin to mga kabit. Kung ikaw ay mahilig mangulikot at kung ano-ano, mag-share ng idea, mga tips,
kung paano mag-wiring. Sharing kung ano yung ginagawa kong mga diskarte. Yan po mga kapatid. Mag-comment lang po kayo. Yan, lalo na sa mga Buhay Provincia. Yan po. Mangguli ng isda. Yan po yung aking nagawa dito. Kaya aking isi-share. Yung knowledge mo. At kung basta kaya natin kami isi-share natin at kung ano yung kinalikot natin mga kapatid. And yan. So, thank you po mga kapatid. And yan po. Bye-bye po. See ya next videos natin mga kapatid. Bye-bye sa muling pagbabalik. Yan po. At least ngayon may kasama tayo mga kapatid. Bye-bye. Bye-bye, Kahabit. See you next week. Bye-bye. Okay. God bless. Kino. Please follow and subscribe, mga Kahabit. Thank you.